Ano yun? Ba't napigil? Yes! Magandang araw mga kachokaran. Magandang araw mga ka-team Unbettable. Dito lamang po sa Unbettable Channel. Walik ka na. Walik ka na. Like, subscribe, share na ninyo. At mag-emote na tayo dito sa ating maliit na channel dito sa YouTube. Like na kasi ang daming balita. Nakakaloka. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nasa harapan ko. Mega box. Pinatulan. Pinatulan talaga. Pinatungan ng camera ng aking mga kasama dito direct. Dondon Parillas, Niyong Nabos, and Vince Gallagher. Ang taray ng pangalan, Megabox. Mega na rin lang ang pinag-uusapan. Mega talaga ang galit ng mga netizens ngayon kay Sharon Cuneta. Napapansin na daw nila na parang may something na raw itong si Mega. Ako, Sharon yan ako, pero nakakaloka. Ako, kilala ko naman talaga si Sharon. Tagal ko nakatrabaho yan. Ang tagal nakatrabaho ko yan, nakasama ko yan, ilang beses ko yung nakikita, ilang beses ko yung pinupuntahan, at maraming beses ko na rin niyang nakapanayam. Oh, nakapanayam. At talagang madaldal lang talaga si Sharon. Oo, makilometro yan. Kaya, noong mga panahon na pag ini-interview mo nga yan, isa lang tinanong mo ang haba-haba ng mga sinasagot. Kaya hindi ako nagtataka, pa naglilitan niya yan at nagpo-post siya sa kanyang mga social media account from Facebook to Instagram, kung saan-saan pa, mahaba talaga. Kaya lang lately kasi hindi ko na rin siya sinusundan kasi, alam mo yun, parang mga balita, sa buhay-buhay natin araw-araw dahil sa pandemic, dahil sa ating new normal. Minsan nauuyo na ano na ako eh, yung na, nauuta na, tawag mo, nauumay, diba? So, with all due respect sa iyo, Mega, medyo nakakaumay naman talaga ng basa-basahin pa mga litanya mo sa buhay. Kasi diba, lahat na lang pinapatulan, lahat na lang may issue, gustong mayroon siyang opinion. Oh, tuloy-tuloy kaya yan, yung mga ibang mga nagagalit sa'yo, yung mga bashers mo, lalo ka tuloy iniinis, lalo ka tinatawag na palibasa daw, laos ka na, palibasa daw, wala na pumapansin kayo, sa'yo, kaya nagpapapansin ka na. Ay, naku, Sharon. Ano man ganyan, Mega? Tuloy may mga ibang netizens, may mga iba tayong nababasa, sinasabi nila, baka nga daw nangangailangan ka na ng professional help, kasi tinitingnan nila na baka may something na nga daw, ang iyong, ano, kaloka yun, ha? Pero, come to think of it, siguro lang talaga si Sharon sa sobrang, alam mo yun, parang case study yan si Miss Mega. Narating niya ang rurok ng tagumpay, pinanganak siyang may gintong kutsara sa bibig na matatawag. So, hindi niya nakasanayan siguro yung buhay-buhay na biglang wala siguro pumapansin sa kanya, hindi siya pinaglilingkuran. Alam mo yun, yung pagising niya sa umaga na hindi siya naiinitan, kasi syempre, puro siya aircon, hindi masasarap ang kinakain. So parang nakakapinibago na sa mga ganitong panahon, at syempre, aminin natin, oh, kasi kaidara namin yan, shall we? Aminin natin na medyo syempre nagmamature na siya. So, magkakahalo na siguro yung gano'n, yung emosyon, yung ano, although, kaya kita mo, kahit yung mga bilyon-bilyon niya, pinagsasasabi niya na sa media. And recently naman, ito, pinagpipiyastahan nga yung kanyang Rolex. Rolex daw, o na, ano ba tawag dun sa, yung Rolex niya na hindi nadukas dun sa kanyang majuves na anech. Ano ba yun? O, braso? O, yun. Lalait-lait ka tuloy, Mega. Nasasaktan din naman kami mga tagahangam at mga supporter mo. Pero naman, sana naman, di ba? Tapos yun pa. Siyempre, pagdating sa politika, o, nagpahayag siya ng kanyang disgusto sa mga Duterte. Tapos bigla niyang binura. E di, siyempre, may mga nakascreen grab doon ng mga DDS na tinatawag. At yung talaga mga loyalist na ewan ko. Na ewan ko! O, baka tapos ganun ang ginawa sa'yo, eh di, masasaktan ka talaga. Siyempre, kukuyugin ka. O, eh, tapos ang asawa mo pa, Senator Kiko Pangilinan, na ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Masyado ka ng, ano tawag doon? Balat sibuyas. O, yung kaibigan namin sa Atty. Nick Nangit ka, nung mag-emote ako, then may manalang nga kami. Then, siyempre, attorney naman yun, nire-respeto rin naman natin yung kanyang pinag-aralan. Pero siyempre, opinion natin yan nasa social media. Pero, Mega, di ba there was a time na talaga namang kinigil mo na yung pagpatulong sa mga ganyan? Sana lang, yun na, mag-isip-isip naman din tayo na ano, hindi naman lahat dapat pinapatulan. Kung si Chris Aquino nga, natutunan ng mga ganyang lesson, di ba? Sana ikaw rin, kasi wala ka naman ang dapat patunayan. You had everything. You had, ha? As in had. Past tense. Diyos! Naranasan mo ng tawaging queen ng movie industry. Magaling kang singer, megastar, best actress, etc., etc., etc. Na kahit nga daw sa sarili mo mga anak ay nakikipag-compete ka, hindi naman siguro ganun dapat, di ba?
Anyway, ilang minuto na agad ang lumipas. Grabe naman, naka 5 minutes na agad ako. Sharon Cuneta pa lang ang topic ko. O, sige na nga. Mega ha, pakiusap lang mula sa isang kaibigan. O, kung tinuturing mo kami kaibigan, supporter. At talagang naniniwala rin naman sa'yo. Konting ano, hinay-hinay lang tayo. Kasi, hindi para man ano, kung lahat ibubuhos natin sa ano, sa social media ang nagaganap sa atin, eh wala na, talagang wala na. In and out, lahat na, sinilip na nila lahat. Eh talagang prone ka sa ano, prone ka ngayon sa mga pag-aalipusta, prone ka ngayon sa mga kantsaw, mga bashing, and etc. At wala ka magagawa nun. Dahil sa mga panahon ngayon, we have to admit, ito yung panahon na talagang ang lahat dinadaan sa social media, mula ulo hanggang paa. And on that note, mula ulo hanggang paa, magme-mega na lang ako. Bye! O, diba gusto ko tuloy kumanta ng Sana'y Wala ng Wakas at Bituing Walang Ningning para sa'yo, Mega Sharon. Hi, I love you. Bye-bye. Dito lamang po sa nasaan ako. Palakpak naman ako dyan. Diba? Sa Unbearable Channel, dito lamang po sa ating Unbearable Show sa inyong YouTube. Subscribe na! Tara!